Meron bang representative? Resolution number 143, series of 2024, resolution on providing basic life support or... BLS training programs for barangay employees. Okay, barangay resolution number 143, series of 2024, Barangay E. Rodriguez is now open for review. The proponent is recognized. Good morning, Mr. Chair. Kagawad Centeno from E. Rodriguez. Resolution. Number 143 series of 2024, resolution of providing basic life support with BLS training programs for barangay employees. Whereas the role of barangay is multifaceted, it serves as the smallest political unit that has both formal and informal functions. The formal functions of a barangay include maintaining the well-being of residents, infrastructure, health, and sanitation, protection of the environment, and peace and order in our community. Whereas many initiatives have been implemented to increase the engagement of communities in early basic life support and cardiopulmonary resuscitation, CPR, especially lay people with no duty to respond. Whereas basic life support is essential because it teaches individuals how to properly manage critical medical emergencies such as cardiac arrest and obstructed airways. Without immediate and appropriate actions, victims of cardiac arrest and obstructed airways can lose their lives. Whereas basic life support training is a critical set of life-saving skills that everyone should possess, whether a healthcare professional or a layperson, BLS training can be make a significant difference in emergencies. Now, therefore, we will solve this. It's hereby resolved by the Sangguniang Barangay Barangay E. Rodriguez, Senior Cubao, Quezon City, District 3, and a special meeting for this purpose to provide basic life support training programs to our barangay employees. Thank you, sir. Any comment from the members? Anong gusto mo, Chair? Marami yung konti lang. Konti lang. Kagawad, first time niyo po na umarap dito po, no? Actually, sumama lang po ako ng nakaraan. Pero first time niyo po naka... First time lang po ako nag... Ayan, it's always a first time. Mahirap talaga po, kagawad, ano ha? Kagawad, tawag noon na... Ang nakalagay kasi providing basic life support training. Barangay employees po. Sino? Bakit barangay employees lang? Actually po, ang nauna po dapat dito yung isa eh. Ipaglaban mo. Hindi po, ano po dapat sana dito tinakil yung isang ano, BHW po. Ngayon po, ang request po ni CAP, bakit di natin i-apply din sa buong staff ng barangay para magamit? Kasi actually, dalawang pong resolution na ito tungkol sa basic life support sa mga ano, medical training. Bakit pinaghiwalay mo? Kasi po, kasalanan ng barangay sekretaryan. Hindi po. Kasi po, pinaghiwalay po kasi dahil meron po kasi mga special training para sa BHW na hindi na po kailangan po sa mga staff. May mga special training na tungkol sa mga ano, medical trainings po na exclusive for BHWs po. Kaya ihiwalay? Hiniwalay po namin.
Kasi basic life support lang po ito eh. Basic life support lang po. O, yun sa staff. Yun sa BHW po kasi may mga medical trainings po na iba. Hindi, ang akin kasi pong concern doon ng kagawad, why open only to the employees? Why not open to all interested residents to join the training? Walang pang merienda. Ay, kasi po, yung budget pa namin kasi eh, 1% lang po sa galing sa nutrition po eh. So, nagkakasya lang din po. Alam mo kagawad, napakaganda nito eh. Okay. Pero, nagtataka ako, why not open to all the interested na mga constituents? When in fact, the employees are not the only ones naman na pwedeng mong asahan pagdating sa mga ganong mga problema. So, why not share it to the... Napaganda nga eh, na i-involve mo rin yung mga... Ano eh? Di po ba? Ano kagawa? Pwede naman po, pwede. 1 minute recess, Mr. Chair. 1 minute recess. Pwede naman po, siguro, umpisaan muna namin sa staff, tapos pag medyo okay naman po, pwede namin i-apply sa community po. O, so palagay ko, kung ganun ang yung gusto, huwag mo nang lagyan ng 4 barangay employees. Sabihin mo lang, resolution providing basic life support training programs for barangay, E. Rodriguez. Hindi ka nakatutok lang doon sa employees. Hindi pa, if you will conduct that, pwede mo naman, o employees mo na, o NGOs mo na, o organ mo na, o di ba? Pero ang resolution is, you're telling about the one mismo. Sige the po. Basic life training support, di ba? Ano ang ganyan? Mas maganda, di ba? Pwede po, pwede po. Baka sabihin, binigyan nyo lang ng importansya mo na employees, paano ka kami? Pwede naman po. Hindi, that is only an observation and comment suggestion kung gusto mo naman. Kung ayaw mo, di okay lang. De, kasi our trabaho kasi dito is mapaayos nyo na what is applicable to your barangay. Kasi nakikita ko ito, bakit nakakonsentrate sa employees lang? Sige po. Di ba? Ano? Pwede naman po, sige po. I-apply namin sa buong community po. Parang masama loob mo eh. Ay, hindi naman. Hindi. Kasi yung ibang mga barangay, pwede nilang gayahin ito eh, na magkakandak, di ba? Actually, naka-recess ba tayo? Recess. Actually, hindi naman pag-usapan dito yung ano eh, yung budget nyo eh. Meron lang kayong programa. And then, doon sa mga gustong mag-sponsor, alam mo naman, malapit na, di ba? May mga, dyan na pwedeng, di ba? Oh, that involve the inhabitants of Barangay E. Rodriguez. Opo. Di ba, pare? Opo. Oh, so, mag-amin tayo. Okay lang sa'yo? Okay lang po, sir. Ayan, sige. Resume, Mr. Chair. Meeting resume. Ang amendment natin dito, tanggalin mo yung employees. Opo. Ah, nag-usulat ka ba, Sek? Dito, meron dito. Okay, ito nga, tinanggalan ko na nga, sinusulatan ko na nga para matapos na. Okay, kasi nakakayaan naman, ang dami oh. Oh. Tapos yung introduced by, tanggalin mo yung Barangay E. Rodriguez Council, ha? Ayan. Okay. Tapos po, yung dispositive portion mo po, ito na, inayos ko na. Kunin mo na lang to sa akin. Ha? Yun lang. Okay, with that, Mr. Chair, I move that we conditionally approve resolution numbers 143 series of 22 Barangay E. Rodriguez subject to the submission of the corrected version. Duly seconded, resolution number 143 series of 2024 of Barangay E. Rodriguez is conditionally approved. Subject to the submission of corrected. Next item. Also from Barangay E. Rodriguez, resolution number 144 series of 2024, resolution on use of medicine booklet to monitor proper sickness diagnosis and control the act of dispensing medicines. The resolution number 144 series of 2024 of Barangay E. Rodriguez is now open for review. The proponent is recognized. Sir, Tagagawa de Centeno. Tagagawa de Centeno po. Resolution 144 series of 2024, resolution on use of the medicine booklet to monitor proper sickness, diagnosis, and control the act of dispensing medicines. Actually po, Mr. Chair, meron po kasi kami mga free medicines, lalo-lalo na sa barangay namin. At the same time, meron din kaming free medicines sa center namin, which is sawak po ng city. Ang nagiging problema po namin usually is mga, kunyari, mga seniors. Meron po silang reseta, pero mga luma na, mga expired na. Ay ngayon, eh, pag
humihingi sila ng gamot, hindi namin sila binibigyan lalo pa ang mga antibiotic. Eh kasi sinasabi nila, reseta ng doktor ko eh, reseta, ay presyo kong tinignan mo po dun sa ano. Matagal na. Smart na po, matagal na po eh. Tapos yung mga pang-maintenance sila, eh inaaway po kami. Tapos ngayon ang ginagawa nila, pagbinigyan namin, pupunta rin sila sa center para makahingi rin po ng ano, which is po yung medicine shopping ang tinatawag. Eh ngayon, ang sinabi ko nga po, para hindi tayo magdobli-dobli ng bigay, gagawa po tayo ng booklet na nakalagay po doon, nakamonitor po lahat kung ano, kung ano yung sakit, kung ano yung mga reseta na nakalagay, kailan yung date, kailan may expire yung ano, yung reseta. Tapos, kung nabigyan na sila ng center, hindi na sila pwedeng humingi sa amin. Kasi pag nakakarami sila po ng gamit, binibenta pa nila sa iba eh. So, yun ang nagiging problema namin. Tapos, yun pa, yung malalaman doon kung ano po talaga yung gamot na para sa kanila. Yun kasi iba, pinipeke po nila yung reseta eh. Ilalagay nila, ganda yung kailangan, hindi naman pala yung para sa kanila. Tapos yung dosage po ng gamot, tumataas kasi yun eh. Usually, minsan lumababa. So, eh, ang hinihingi nila, yun pa rin. Eh, siyempre, kailangan nila magpa-check up po. Eh, meron naman po kaming mga free na ano, check up sa barangay po. Yun, naisip ko pang karoon ng booklet para nakalagay po lahat doon. Okay. Okay, sir. That's all. Okay, sir. Any comment from the members? Punti na lang, Mr. Chair. Ginawa ko na yan. Pare, bakit ang nakalagay sa resolution? Resolution on use of medicine booklet. Ayun nga po, yung tulad po ng pinaliwanag ko. Sino ba magpo-provide ng medicine booklet? Kami po, kasi meron po kami. Dapat ang title mo, resolution providing ng medicine booklet. Okay. Sige po. Sige. Di ba ba? Alam na kagad natin na kayo magbibigay. Apo. Hindi yung one po, di ba? Apo. Okay. So sinasabi nyo ang may mga medicines na antibiotics kasi alam ko, hindi yun over the counter, di ba? Hindi po. Kailangan po talaga ng reseta yun. Meron po kami doktor kasi doon sa ano? Ayun, yun ang susunod ko tatanong kung may talagang may doktor kayo nang gukuan dyan, no? Sila rin po nagre-reseta. Okay po. Sige. Yun lang kagawad, no? Palitan lang yung title, no? Provide, kasi kayo magbibigay. Apo. Libre ba yun? Libre? Opo. Actually, meron po ako sample kaso, naiwan ko na po. Naiwan ko lang kasi saan. O di, hindi muna natin pag-usapan to kasi naiwan mo. Ay, hindi po. Sorry po. Sorry. Papakita ko sana po para ma-explain ko lang mas maayos eh. Kaya lang. Okay. So, ito, inawa ko naman to na, anito na, the same pa rin, talaga yung barangay secretary talaga. Nasa mga barangay secretary dito? Ha? Bakit na nakalang barangay ni Rodriguez Council na naman? Bakit? O talagang masipag ka lang mag-type o ikaw, hindi ikaw ang nagta-type nito? Lagi na lang barangay ni Rodriguez Council. Di ba? Tapos po, kung pwede sana, doon sa dispositive portion po, no? Bakit special meeting palagi? Bakit special meeting agad? Palagi barangay sec? Special meeting ang nilagay mo? Panay ang special nyo? Wala kayong regular? Regular meeting. Ano ba talaga? Regular session. Nakadalawa na kasi, special meeting. So, regular session. Regular to. Oo na, kamo. Regular na para matapos tayo. Okay. Oh, so, regular ha? Okay, ito na. With that, Mr. Chair, I move that we conditionally approve resolution number 144 of Barangay Rodriguez Senior. Subject to the submission of the corrected version. Duly seconded the resolution number 144, series of 2024, Barangay Rodriguez is conditionally approved, subject to the submission of corrected version. Next item. Resolution number 145, series of 2024, a resolution providing public health service training programs for barangay health workers. The resolution number 145, series of 2024, Barangay Rodriguez na open for review. The proponent is recognized. Kagawad Centeno. Ah, yun po. Yun po yung continuation po na sinasabi ko rin sa BHW po ng training, medical training po. Sige po, Kagawad. Continuation po ito. Continuation din yung observation ko. Sinulat ko na po dito, inayos ko na po ha. Baguhin na lang din po ito. Salamat po. Pinagbibigyan na po kayo ngayon. Ano ha? With that, Mr. Chair, I move that we
We conditionally approve resolution number 145 subject to the submission of the corrected version. Second. Duly seconded the resolution number 145 series of 2024 Barangay E. Rodriguez is conditional approved subject to the submission of corrected version. Next item. The same observation, huh?